DJ, may bidang-bidang nakapayong. Sino kaya to? Summer pero ano siya? So kung gusto nyong makita kung paano kami mag-scuba diving later, please keep on watching. Bali, nag-Waze lang kami. And summer cruise yung pinoint namin dun sa Waze. Hindi ko na siya na-vlog kasi nagda-drive kami ako. Na-inform na tatawid. Kaya, went and wild. Para mga 5 to 10 minutes, boat ride lang siya from the parking lot to summer cruise. And then, wala lang sila ditong life vest. Nagtataka ko kung bakit, but it's fine. Yung resort is malapit na siya dun sa malalim, kaya perfect talaga yung spot na to for diving. Time check, it's 11:16 and waiting na kami, so next kami dun sa magda-dive. Shore diving lang kinuha namin since it's our first time. So nag-change na kami ng outfit, but di pa ito yun, syempre may ipapatong pa dun na kung ano man yung dapat na gears and... Ayun, while waiting, chillax muna kami dito sa place. Ayan. And ang rates ng shore diving nila is 1,700 if weekends and then 2,400 yung boat diving. Yun yung sa fish sanctuary, yun daw yung mas malalim. But yun nga, we chose the shore diving lang muna for beginners. Kaya ayun. By the way guys, before anything else, I will announce the winners for the giveaways ng ating dash camera and then ng YTFF tickets on... May 26 sa Mall of Asia Arena, dalawang tickets. Congratulations to Miss Ann Chico. I-PM mo sa akin sa Facebook ang iyong full name, cellphone number, and full address. Please, full address. And then, mag-usap tayo kung paano ko siya ibibigay sa'yo. Maybe, papaship ko siya or whatever, lalamove, might be like that, but let's see. And then, congratulations also to Mr. Aaron Guimere for winning the dash camera. Ganun din, PM mo rin sa akin yung full name mo, yung... mobile number, saka yung full address. Ayun lang, alam nyo naman, Facebook ko nandiyan sa description box. So, while waiting, tatanungin natin sila kung ano ang kanilang expectations bilang first-timer sa pag-scuba dive. Hello, mga chismos, ha? Expectation ko, nakakita ako ng mga Nemo. Paano yung paghinga? Saan? Saan sabi sa ilong? Hinga ka, inhale, sa bibig. Exhale sa ilong. Okay. Pag yan mali mamaya sa lesson na hula lang, hula hoop. Hula hoop to, pero feeling ko yan. Basta may hula na, ako lang ang gawa na. Ayan, ikaw naman, kalakwache. Hello mga chismosa! Okay. Siyempre, mabunta yung dagat, unang-una. Pangalo, may oxygen tayo. Ang tanong niya, marunong ka daw ba lumangoy? Hindi ko bang lumangoy? Hindi. Kaya nga may oxygen. Yung sa hospital na ko ganito. Ay! Sa'yo! Nakabido yung ano ha? Tank eh. Sa hospital. Yung malaki. Hello mga chismosa. Scuba ang topic ha? Scuba ang topic natin. Unang-una, hindi ito yung plano natin. Magsa-sandbar talaga tayo ngayon. Pero dahil inunahan natin yung... Umaalis yung may kasalanan. Nabiglang nagpalit. Biruin mo... Nag-backrend ka pa. Nag-backrend ako. Sandbar. Tapos pagkita ko, ay iba na yung title ng group chat. Ano to? Iba na. One day preparation. One day preparation. Nagulat kami, na-checkan agad yung scuba dun sa bucket list namin. Kunyeta. Dahil? Dahil... sa bidabidang to. Hello mga chismosa! Hey mga chismosa! Tanong ng bayan, nagbabasa ka po ba? Hindi, para saan pa kayo mga kaibigan? Expectation. Siyempre beginner yung ano, yung diving lessons natin. Ay, professional ako! Yung susunod, ano, kailangan may license na tayo para mas malalim na. Shit, LTO? Oh, LTO. Driver's license. Tanga synchronized. Hindi ko ganun. Niyaya ako ni Ate Tetay. Be, pwede ka, maniwaya. Sabi ko, ay hindi po ako pwede. Biglang nag-iya si Kuya Paul. Hoy, sama ka, may 10 scuba tayo. So, inad nila ako sa group chat.
Medyo nako-confuse lang ako kasi yung itinerary, sandbar and sunflower farm. Tapos pagka-chat ko si Kuya Paul, ipinupush niya, scuba diving daw. Kaya man yata mag-dive sa sunflower? So saan ako lulugar? Magda-dive ka sa sunflower farm. Mga taas yung viewers, isang salitaan na lang. Isang salitaan na lang para isang okay, ano na lang. Ganto kasi masakit kasi. Chanel! Chanel! O yun ang expectations ng mga chismosa. Ang bilis ha! Ayan. Ito ang chismosa number one! So the first orientation is through a video presentation. So you better watch it carefully para alam nyo yung mga pwede mangyari under the water and everything. Bali, 1:30 pa daw yung dive namin. So, pag nagutom, kain muna kami. Pero hindi pa ako makapag-decide kasi parang busog pa ako, nag-breakfast kami kanina. Dito kami sa may, ano, chillax place. Higa-higa mo. Kasi yan yung aming view. Nakaka-chill. Diba? Wala mo ng work. Hey, this is Mosang Paul. Mauuna kasi malakas loob niya. Tapos sila mamaya pa. Kasi, ano, yung instructor is 40. Hindi ko alam kung tama yung sinasabi ko. Oo. Asan ba? So, yung oxygen, dito nyo yun isusuot sa may training area kasi mabigat siya kapag kasuplor nyo siya sinuot. And even the fins, yung sa paa, isa tubig nyo na rin siya isusuot. So, bali meron munang practice na mangyayari. May drill dito kung paano yung tamang paghinga and yung mga emergency, etc. Yung kagaya din dun sa pinanood na video orientation. So, bago kayo lumusong dun sa pinakamalalim is meron munang training na ganito. All of their instructors are actually PADI accredited. They are licensed divers. And you don't have to worry because kahit na hindi nyo siya makuha, kaagad yung mga technique na tinuturo, hindi sila titigil. Ganun sila ka-patient sa mga intro divers na kagaya natin, mga neophyte. Kaya hindi kayo kakabahan kasi sobrang chill lang nila mag-handle ng mga divers, ng mga baguhan. So, nag-practice na kami ng breathing underwater and then after 20 minutes kasi nag-breathe lang yung mga kasama namin and then we're good to go. So yeah, natingin ako sa ilalim. Tapos may first time kaya sobra. Start na kami ng diving. You don't have to worry kasi kapag nasa ilalim kayo is yung instructor nyo yung magbababa sa inyo saka magkataas sa inyo just in case na hindi nyo kayang lumubog mag-isa. But then meron din mga times na papabayaan nila kayo mag-swim. And then nakabantay pa rin naman sila lalo na dun sa oxygen kung okay pa yung reading. Ganon. And then binabantayan lahat pati yung regulator kasi sobrang wala kayong ibang pwedeng galawin dun bukod dun sa oxygen na nakasalpak sa bibig nyo because everything na nasa katawan nyo is delikado na siya kapag hindi na siya kabisadong pindot-pindotin kaya instructor lang yung allowed na magpindot-pindot ng mga kung ano-anong nakakabit sa katawan nyo. The technique is actually just to breathe normally and dapat mas mahaba yung hininga nyo. So if you smoke or if you do vape, I think sanay na kayo sa ganong breathing kasi kailangan yung parang hinihit-hit siya through your mouth, ganon. And then yung exhale is through the mouth din.
So, yun lang. And then, just relax and then enjoy the view and avoid lang na masipan yung mga coral reefs kasi we don't want that to happen kasi ayaw natin makasira sa mga home natin, mga fishes and other creatures sa ilalim ng dagat. Remember, kapag ka nasa ilalim tayo ng dagat is tayo yung bisita dun sa world nila. Kaya we have to respect everything dun na huwag magkakalat or huwag manimira. Just enjoy the view. And also, do not do the thumbs up because that means na gusto nyo nang umangat sa taas. So, the okay sign underwater is like that, like the number 3 hand sign. Malinaw na yung audio natin ngayon kasi kanina naka-GoPro tayo so yung audio is medyo may mga noise and hindi kasi siya masyado magandang catch. So, ayan, naka-ahon na and dalawa kami ni Paul na tapos na. Si Tatay, si Kenneth, and Nelson is next na sila sa amin. And nakita nyo naman yung mga clips sa earlier na part ng acting vlog. So, sobrang sulit na sulit siya yung 1699. So, you better try it here. Check out their fan page. I will put the link on the description and then punta kayo dito. Actually, mas mura siya kapag weekdays, but now is weekends, but okay pa rin kasi hindi siya super crowded and yung equipments nila is really good. Good quality. Pati itong suit nga, isuot ko pa siya hanggang ngayon. Parang napamahal na siya sa akin. Charing. Ayan. So, sobrang saya lang. Kasi one bucket list unlock na naman kami. And mamaya, lipat na kami ng Kalatagan and balitaan ko kayo. See you later. Time check, alas 5 na. And antayin na lang namin silang tatlo na matapos mag-dive. And then, kumain na rin kami. Yung itsura ko, kumalat na yung eyeliner. Pero mukhang okay pa naman siya. Mukha na akong puyat. Hindi na ako maganda sa gantong oras. Si Tetay nandun siya. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa kanya. Natatakot siya and all, but kaya niya yan. So, abangan natin kung magagawa niya yung challenge. So, interviewin natin yung mga bagong tapos ng scuba diving. So, how was it? Sobrang exciting. Sobrang fulfilling. Grabe, ang ganda sa ilalim. Hindi ko na-imagine na ganun kasi rin sa ilalim. Sobrang ganda. It was so amazing. Napabait na mga coach, diba? Dinala kami na sa sobrang lalim. Sobrang lalim. Nakita ko si Jezebel, Ariel. Si Ariel. Kumanta ko. 750 lang. Oo. 750, pati may tide siya kasama. Okay. Mabato sa sports. Apakabato dito sa side. Tapos. Ayun, shower na kami, tapos punta na kami ng Kalatagan, ang haggard ko na. Kabog dito, ang babait ng mga instructor. Sobra. Parang wala, ang saya. Friendly nilang lahat. Time check! It's 6:10 p.m. and ayun, pabalik na kami. Ay, hindi kami pabalik pala. Papunta kaming Kalatagan. Medyo fresh niya. Medyo fresh, pero hindi pa rin. Niloloko kayo ni Katz. 5:10 pa lang. 6:10 na! 6:10 na nga. Ayan na yung ano, si Maring Sunshine. Napalubog na siya. Ayun. Oh, focus. Nantok na ako. Magdadrive pa kami. 2 hours pa yung Kalatagan. Pero dead man na. Paglabas natin. Si Paul pa rin ang may kasalanan. Lahat ng mali dito si Paul. Paglabas natin, bibili lang tayo ng food. Yes. Yes, girl. Amin na yan. Magka daw basta ng angkot. Dahil mo natin na mag-pass. Pabalik na kami ng parking. Yung boat ride is may bayad siya 50 pesos per head per trip. Per trip. So, bali lima kami 250.
papunta, tapos yung babalik. So, 5 ha. Huwag kayong mag-report. Wala kayong magsasakya. So, nandito na kami sa parking at hindi hanap naman yung kotse kasi nawawala siya. Asa na siya? Saan nilipat ni Kuya? Ay, mga chismosa, finding Pluto. Ito ba yung parking A? Abi? Ano ba? Ano daw? Hinahanap namin yung sasakyan namin.